Hi everyone, good evening. Chika muna tayo for today. Since it's been a while na nakapagkwento ako. And what's the real cause nga ba for my new haircut or new hairstyle? Before anything else, refill tayo. This is one of my Dior Coffret lipsticks. So it has CD here. The shade is Midnight Rose. It is a velvet formula. Sobrang bango. It is not long lasting, but napakasarap ng pakiramdam every time na naaamoy ko siya at napakagaan niya sa labi. Bakit nga ba ako nagpagupit? The last time na ganito kaiksi ang buhok ko was around 2006, nung kakapanganak pa lang ng panganay ko. At hindi ganito kaganda ang gupit, I believe napaka-igsi, mas maigsi pa dito, tapos hindi maganda yung pagkakagawa, at para akong losyang in all honesty. Kasi nga at that time, hindi ko naman maalagaan ang sarili ko at mas bata pa ako noon. For me, very traumatic at hindi masyadong advisable ang pagkakaroon ng maigsing buhok, gawa nga ng mataba or chubby yung cheeks ko, and at the same time, pimpulin din ako. Pero simula nung I lost weight at talagang tinanggap ko na at talagang I wanna dare myself na hindi na tayo babalik sa obese na traps at we will move forward and not gonna be complacent, I really decided to cut my hair. Dahil alam ko nga na hindi ako komportable na maigsi ang buhok ko as an obese person, kinut ko na talaga siya or pinakut ko na talaga siya para naman moving forward na lang tayo and there's no way to go but pag ganon at hindi tayo babalik ulit. Also, ang mamahal kasi ng shampoo and hair maintenance ko, hanggat kaya naman na makatipid at magkaroon ng ways na maging less maintenance, kunin natin yun. Kung napapansin nyo, tinutubuan na rin ako ng white or gray hair, pero hindi ako pwedeng magpakulay ng buhok dahil I have allergies. So, ang best option talaga is to cut it short just so hindi yun na maging ganun kakita ang puting buhok. At kung kita man ay hindi siya ganun kalaswa. And at the same time, dahil nga medyo stiff at matigas na at kulot na yung dulo, hindi na siya ganun kaganda tignan kahit anong suklay. The only best way for it to look good, for my hair to look good, is for me to iron it or i-blow dry siya. Pero madalas na hindi pa ganun kaganda kung walang conditioner, which means additional maintenance na naman siya. Whereas loko, if my hair is short, now that my hair is short, sumusunod siya sa pagpasok dito. And if you notice also my old videos, hindi sumusunod ang bangs ko. But right now, sumusunod na siya at yung puyo ko dito on this end, hindi pangit tignan. And that alone, those reasons alone, are really giving me satisfaction and so much happiness. The mere fact na nakakapag-content ako ngayon nang hindi ko kinailangang mag extra additional product to look this good and hindi ako kailangan mag blow dry or mag iron. Napakalaking bagay na nito for me. It makes me feel extra confident and really happy. I hope I answered your question. Saan ako nagpagupit at ano ang experience ko? Ikikwento ko yan very soon sa aking vlog and also I'm gonna post it here on TikTok. Bago ko kaya iwan, gusto ko lang mag-share ng kakapiranggot na lesson. I actually heard this question from Especially For You, dun sa searcher. Sabi niya, paano mo ba i-ignore yung napakaraming ingay sa mundo to make sure na intact ka in your relationship mo with other people? As someone na hindi naman din perfect ang marriage and also my own family or personal life, mayroon akong magandang take dyan. Una, aside from hindi dapat nasa Facebook mo ang buong pamilya mo, lalo na kung wala kang alam gawin kundi gawing diary ang Facebook mo, which is me, better na hindi mo sila friends sa Facebook. Pwedeng isa sa kanila, isa sa family nyo ay friends nila sa Facebook, which is the husband, my husband, and my son. Pero wag na ako kasi ginagawa ko lang din namang diary ang Facebook, mabuti pang iilang tao na lang na nakakaintindi sa mga kapritso at kalokohan ko.
Uy, feeling my dimple. Also, as I grow older, one thing I do is that I avoid the drama. And I avoid being the drama. Ang galawan kasi natin, especially tayo mga Pinoy, pag nakakarinig tayo ng chismis, we wanna be a part of it and we want to be it. We wanna be the drama. Gusto natin ma-include sa drama at madalas gusto natin kuning atensyon ng drama. No, I don't wanna be a part of it anymore. If I see drama, if I see an issue, if I see something na I can react on or I wanna react on, I don't wanna be a part of it anymore. Matik, aalis ako. Kung nasa ng chismis, kung nasa ng apoy, lalayo ako. Kasi I don't wanna be a part of the drama anymore. And since napaka-ingay na nga ng mundo natin ngayon, it is very important to filter yung pakikinggan natin at yung mga tao na kakausapin natin. Not because lumalayo tayo sa kanila, but because baka hindi natin alam sila yung dumidemonyo sa atin, sila yung nagkakos ng drama, sila yung nagkakos ng pain, at sila din yung nagbabackstab sa atin. We really don't know who cares for us and kung sino talaga yung nagmamahal sa atin. So hanggat maaari, let's not trust a lot of people, shall we? So to answer the question, paano nga ba ma-avoid or paano mo ma-make sure na you still have peace sa dami ng ingay ng mundong ito? Simple, just listen to God's words. Kung ano yung tama sa mata ng Diyos, yun yung susundin natin at pakikinggan natin. Kung ano yung dapat gawin na makakapag-glorify ng pangalan niya, makakapagpasaya kay God, yun yung gagawin natin at pakikinggan natin. Hindi na yung ingay ng mundo, hindi na yung mga bagay na makakapag-please sa ibang tao, hindi na yung mga bagay na makakapagpabango ng pangalan natin. Kung ano yung will ni God at kung ano yung sabi ni God na gawin natin, yun na lang ang pakikinggan at gagawin natin. We will only have peace kung klaro sa atin who to trust, who to listen to, and bakit, why are we doing it? Kasi at the end of the day, we don't need a lot of people in our lives and we don't have to please a lot of people. We just have to do what God wants us to do. Kayong dalawang mag-asawa o magka-partner lang ang nagmamatter. It doesn't matter kung ang ibang tao thinks of you otherwise. It doesn't matter if other people say a lot of things about you. You don't listen to them anymore. What matters is what God is saying and, you know, what's right and what's the truth. Kasi hodang anong sabihin ng iba, we don't listen to them anymore. Kasi sa totoo lang, hindi naman nagmamatter yung mga yun. Kasi hindi naman sila yung nagpapakain sa atin. Bet na bet ko talaga yung hair ko. I hope you like it as well. Thank you so much for all the love and for all the likes. Salamat kasi it's been a while. Hindi ko na kayo nararamdaman na lahat on Facebook, on TikTok, and Instagram. So, thank you so much. Have a great day, guys. God bless you. Thank you. Bye!